Ngunit-muli ay ipinapaalala sa inyo na ito na ang mga huling panahon kung kaya't ang bawat isa sa inyo ay manatiling matatag sa pananampalataya. Gayun din, sinasabi sa inyo na sino man magwasak sa aking katawan ay wawasakin ko rin. Ang sino man na hindi sumunod sa aking mga pinag-uutos ay matakwil sa aking bayan. Gayun din, ang bawat isa sa inyo ay patuloy na lumakad sa kabanalan. At dahil ito na ang huling panahon, ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama. Ngunit kayo na aking mga tinawag, na tunay na itinuring kong mabuti, ay lalong magpakabuti, magpakabanal. Sikapin ninyo na ang inyong pamumuhay ay nasa kabanalan. Ang aking salita ang magiging sandata sa mga diablong lumiligalit sa inyo. Ang aking salita ang magbibigay katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya mag-aral kayo sa akin. Okay, magandang umaga sa lumang patid. Ang aming gawain ay tapawang nagpapatuloy upang pangalagaan ang laki ng kaligtasang kaloob sa bawat isa sa atin. Kaya yung ating mga ginagawang pagtitipon-tipon ay parang lahat sa ikabubuti. Sapagkat pinangangalagaan nito ang ating pagkahirang at yung pagiging naka-preserve para sa rapture. Sa kaloob, kumusta rin natin ang ating mga kapatid sa na nagdaraw sa panambahan dito sa bansang ito, sa batibang lugar, na kung saan ang pamayanan ng ating Panginoon ay natatag. So, magpapatuloy kayo sa inyong pananampalataya at gayon din sila o kayo na nasa ibang bansa ay patuloy na magpakatibay, magpakatatag sa pananampalataya sapagkat hindi tayo kailanman iiwan ang ating Panginoon. At sapagkat kayo'y mga anak, ang lahat ng kaparaanan panlagi, kanyang kapangyarihan, ay patuloy niyang ibubuo sa iglesia nito. At sa lahat ng mga iglesia na itinatag na ating Panginoong Jesus at sa mga lugar na naroon, ang kanyang mga anak ay patuloy na kayo'y iingatan at pagpapalay ng ating Panginoon. Kaya magpakatibay kayo sa inyong pananampalataya. So, meron po ba tayong bago? So, wala. So, ito mga kapatid, ang Word of God na ating pagsasalusaluhan. Nakikita natin sa 1 John 4:4-8. Sulat o unang Juan 4:4-8. Ito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. So ibig sabihin, yung Diyos na ating sinasampalatayanan, habang tayo patuloy na nakikipagkaisa sa Kanya, ay patuloy natin gagayin gawa ng masama. Pagkat higit na dakila, siyang nasa atin, lalo na Holy Spirit, na siyang pinagkaloob sa bawat isa. Ngayon, mga kapatid na nagbibigay sa atin ng kalakasan, tibay ng ating paninindigan, lakas at kapangyarihan para labanan natin ang lahat ng gawa ng kadiliman. Sila ay sa sanglibutan.
Kaya tungkol sa sanlibutan ang sinasalita nila. At sila'y dinidinig ng sanlibutan. Tayo ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa akin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig. Tayo po ba sa Diyos? Amen. So anong paratandaan? Kayo ay dumirinig. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Mga minamahal, nakakibigan tayo sa isa't isa. Pagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. At nakakakilala sa Diyos. Kung nakita niyo, pag pala tayo umiibig, ikaw ay pinanganak ng Diyos. At nakakakilala sa Diyos. Yung nag-iibigan bilang magkakapatid. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So ating pagpasalamatan mga kapatid sa salita nito natin. Ngayon ay tatalakayin bilang pagkain ng ating mga kaluluwa. Lahat ng mumunting kawal o lahat na napapaloob sa tinatawag na munting kawal o little flock. Hindi lamang sa talatang ito, kundi sa iba't iba na rin mga lugar ng kasulatan. So wala tayong matatagpuan yan. May little flocks, munting kawal, munting mga anak. So alam naman natin ang mga mumunting kawal na yan, ay ito'y bumubuo ng mga tunay na born again Christians. Amen po ba? Ay po ba born again Christians? Amen. So kayo kabilang yung sa tinatawag ng munting kawan. So sa katunayan, ang mga munting kawan ito ang pinipreserve ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya binigay sa atin ang lahat ng mga katangian upang tayo na napapaloob dito sa mga munting kawang ito ay patuloy na maging nag-aalam ang ating mga paglilingkod at pagkahiram nang tayo ay tawagin lahat. Kayo'y sa Diyos o mga tunay na anak ng Diyos. Sa pamagitan ng mga katibayang ito at ang mga katunayan na kayo nga ay sa Diyos o mga anak ng Diyos. Siguro ba wala anak ng Diablo rito? Ano? Sino yung anak ng Diablo? Yung kontra sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang Diablo, walang ginawa niya kundi kontrahin ang salita ng Diyos. Ito na nga, sinasabi na sa atin eh. Pagkatapos magkontra ng ibang mga member, ibang kasapi, nakabana, questioning. O hindi yun ang mga anak ng Diyos. Pag sinabi anak ng Diyos, kung ano ang sabi na salita ng Diyos, pinaniniwalaan, pinamumuhay, pinananampalatayanan. Amen po ba tayo doon? Isa sa palatandaan, kayo nga ay mga anak ng Diyos. Una, nakikilala natin siya. Nakikilala ba natin ang Diyos? Karang tao, Diyos ng Diyos, hindi makilala ang Diyos. Lord ng Lord, hindi makilala yung Lord. May maraming Lord dyan sa sanglibutan eh. Amen po ba? Pero tayo check natin at nakikilala natin siya at nananatili nakikipag-fellowship o nakikipag-kapatiran sa Kanya na ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya every Sunday, ginagawa natin ang pakikipag-fellowship na ito sapagkat anak tayo ng Diyos. Ang hindi nakikipag-fellowship, hindi anak ng Diyos. Amen po ba? Tsaka kung magkaminsan eh, meron mga tao dyan, ito na, gawang-gawaan mo sa sanglibutan nito eh. Pagdating yung sermon, nabasa na.
kanya-kanya lang, pausok dyan sa labas. Ha? Yung mga tao na hindi sa totoo, kwentuhan dyan, pagkatapos sa sermon, at saka magpapasukan. Dito sa atin, hindi pwede yan. Ang pinakamahalaga sa lahat, tayo nagpuri. Sumamba sa Espiritu at katotohanan, pakinggan ang kanyang salita, at makibahagi sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Pagkat iyan ang kabuuan ng pananambahan. Amen po ba? Kaya yung iba, hindi natututuwin. Kahit sabihin na sa loob ng church, na yung mga sample nasa bulsa, o kaya kung magkamisa, yung sample na tinitignan, nakala mo mga nakikinig. Totoo hindi. Meron ganyan eh. Na imbis makinig. Isa silent lang yun. Pero wag ka. Nag-text o nagaan. So yan eh. Hindi ugali ng mga anak ng Diyos yan. Sabi natin Panginoon, ang mga anak ng Diyos nakikinig sa salita ng Diyos. Alam po ba? At sapagkat hindi nakikinig, sila'y mga anak ng Diablo. So dalawang klase lang yun. Isa nakikinig, hindi nakikinig. John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na buhay. At siya niyong sinugo sa makatibagay ang ating Panginoong Jesus. Napakahalaga ng pagkakilala natin sa Diyos. At ito ang ginagawa sa atin, sapagkat sa simula ng ating kapanganakang muli, walang intensyon, walang ginawa ang Diyos at ang Espiritu Santo at maging ang programa ng Iglesia, kundi yung ipakilala ang Diyos sa atin. Amen po ba? Sapagkat hindi natin makikilala ang Diyos, wala sa iyo ang eternal life. Maluwanan dyan eh, ito ang buhay na walang hanggang na makilala ka na isang Diyos. Kaya hanggang ngayon, bakit marami hindi na pagpapala sa tagal na panahon sa iglesia? Bakit? Sa dinimidami ng preaching, Bible studies na sinasagawa, pagtitipon-tipon, hindi mga nakikinig. Ang layo ng tenga sa mga pinakikinggan. Kung kaya hindi na malama kung sino yung Diyos na tinatawagan nila. Pero sa iglesia ito, hindi pwede yun. Kinakailangan ang bawat sa atin ay makakilala kay Kristo kung nais ni naman na siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And knowing God is the only source of all blessings in life, now and hereafter. So wala na ibang paraan para mapagpalang sa tao, kundi yung makilala mo ang Diyos. Sa kahit kung kilala mo ang Diyos, magkakaroon tayo ng takot dyan. Kung ano sinasabi ng mga ngaran, nagtuturo ng mga pinuno sa iglesia, pakikinggan nyo, susundin nyo, pananampalataya ninyo, at gagawin karanasan sa buhay nyo. Amen po ba? Upang mapagpala tayo. Hindi, pag-aaring ng gano'n, ako, pastor, ako na naman pinapatamaan. Lahat ng gano'n yung attitude, baka naman. Lahat ang makarinig na, ako na naman pinatamaan, laman. At ang laman, kailanman, hindi magmamanan ang buhay ng walang hanggan. Kundi kapahamakan, kamatayan, kaparusahan, walang hanggan. First John 1:3-7. Yung aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo upang kayo naman magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesu Cristo. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At lililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, yun ang napakagandang bagay na patuloy na ginagawa sa atin ng Diyos. Na tayo nagkaroon ng fellowship at karanasan sa ating Diyos. Ngayon, tayo,
ay patuloy na kukontra sa mga patakaran at palatuntunang ipinatutupad ng Diyos sa loob ng Iglesia. Hindi kayo magkakaroon ng karanasan at patotoo patungkol sa manifestation ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos, tinawag tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Amen po ba? Nararapat lang, ito'y ating pananagutan na tayong lahat ay magsinatag sa liwanag. At sa liwanag ng aral at turo na ibinigay sa atin. Kung tayo may pakikisama sa Diyos, kung tayo meron pa ipag-fellowship sa Kanya, ay nililinis tayo ng dugo ng Kanyang anak. So, ayun pa ipag-fellowship, palagi na-encounter natin ng Diyos. Palagi nakakaroon tayo ng karanasan. Ito yung malaking bagay na patotoo, mga kapatid, na tayo nga ay patuloy na nililinis. Pero kung tayo patuloy na lalakad sa kadiliman, ano yung paglalakad sa kadiliman? Madaling na pag-iisip, madaling na pag-uugali, madaling na madilim na karakter, madilim na lahat ng bagay sa iyo, madilim. Wala na liwanag na tinatanggap. Delikado yung kalalagayan niya. Sapagkat ang lahat na namumuhay sa kadiliman, hindi yung mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi niya hindi kayo tinawag sa kapahamakan. Eh, may pupatahan doon. Kundi sa kaligtas. Sapagkat kayo, mga anak ng araw. So, hindi yung araw na sumisikap, lumulubog. Hindi. Eh, ibig sabihin po niya, kayo mga anak ng liwanag. So, magliwanag na kayo ng gayon. So, ang pagliwanag nyo mula sa tahanan, tungo mapalabas. Pero kung makikita ng mga tao na ang buhay natin ay madilim, magulo, wala sa kayusan, puro kaguluhan, puro tismisan, buhay ng kadiliman yan. Dito sa church, isa lang ang paniniwalaan natin. Ang Word of God, amen po ba? Hindi nyo pwede paniwala kung anong gusto nyo mapangyari. Kundi ang paniniwala natin kung anong gusto mapangyari ng Diyos sa kanyang bayan. Tayong lahat ay dinala nito upang magpasama o sumunod. At hindi para sundin ang inyong kaisipan, kaparaanan, palatuntunan. Bakit ang Diyos ay hindi natutuwa sa ganyang ugali ng kanyang mga anak? Kailan tayo nagiging anak ng Diyos or nasa Diyos? By keeping His commandments sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan. 1 John 2:3-5. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Sinusunod ba natin ang mga utos ng Diyos? So, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa Kanyang mga salita at ang pagtupad sa Kanyang mga kautusan, ito ang magpapatunay, mga kapatid, na nakikilala natin siya. Pero, maraming din mga decision making na ginawa dito sa church. Marami ng pangarap pagtuturo na ginawa dito. Pero marami hindi sumusunod. Marami hindi matanggap ang mga aral na turo. Ito ang dahilan kung bakit napakabagal ang pag-unlad sa spiritual life ng marami. Ito ay sapagkat ilan lang, kakaunti lang ang nagsisikap na makasunod sa nais ng Diyos na ipatupad sa kanyang iglesia. Pero gagaling magkukunta mga talata. Pagdating sa talata, gagaling. Pero pagdating sa pagbubuhay ng talata sinasabi, hindi ba ipabuhay? Amen po ba tayo? Tayo'y sa Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos.
ay nagsasabing nakikilala ko ang Diyos at hindi tumutupad ang kanyang utos, sinungaling! Totoo naman yun eh. Kilala natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon, Panginoon ka ng Panginoon, di mo sinusunod ang aking mga utos. Pag tinawag niyo sa Jesus na Panginoon, tiyak, 100% sinusunod mo ang kanyang mga utos. Amen po ba? So, bakit ang karoon na hindi magandang pangyayari sa loob ng iglesia? Kasi hindi sinusunod kung ano nais na ipasabi ng Diyos sa loob ng pamayanan. Kanya-kanya kayo ng mga tao. Kanya-kanya sarili kaisipan. Kanya-kanyang pamamaraan. Pananagutan natin sa Diyos yan. At walang hindi pananagutan sa Diyos sa mga bagay na hindi natin pagsunod sa kanyang mga utos. E nagpo ba tayo, mga kapatid? Masaya na kayo. Nais na Diyos yung kanyang damdaman ay patawa sa inyo upang gumising na kayo. Hoy! Gising! Bakit maraming natutulog ng Espiritu? Anong Espiritu? Yung mga makalabang Espiritu na walang iniisip kundi ang masunod, ang kanilang mga sarili, ang kanilang kagustuhan, ang kanilang paparanan, which is salungat sa salita ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Kaya, Panginoon ng Panginoon, lahat tayo na nalangin, amen po ba? Paano tayo nalangin? Panginoon, Panginoon, Ama, sa pangalan ni Jesus, sige tayo na sige. Tiyakin ninyo, pagtao sa pangalan ng Panginoon, sinusunod nyo ang kanyang mga utos. Pero umipaglabag sa kanyang banal na kalooban. Ano sabi ni Santiago? Wala ka namang bagay na mabuti na matatanggap kay sa Diyos. Kaya marami sakat sa answer prayer. Totoo, hindi. Marami hindi tinutugis sa panalangin. Sapagkat magaling humingi, pero hindi magaling ipabuhay ang mga bagay na tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Panginoon! Eh, Panginoon ko, hindi siya masusunod. Datapat ang sino mang tumutupad sa kanyang mga salita. Tunay na sa kanya nagiging sakdan ang pag-ibig ng Diyos. Kung nais nilo man sa atin mga naririto na maging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, sundin nyo ang kanyang mga utos. Kasi akala natin, yung mga hinirang ng Diyos, apostol, propeta, evangelista, pastor at ito, lahat yan, tao lang yan, nainuwala ko ba tayo? Tao na nagkakamali, tao na hindi perpekto. Kaya huwag yung hanapan ng mga tao ito ay katulad o kapareho ng Diyos na walang kapintasan. Kung ang Diyos ang daigdig na ito, kung ano walang kapintasan, walang tatalo dito. Alam po ba? Walang perfect na tao. Kaya naman kami nagiging maingat sa pag-deliver ng sakitang nais ng Diyos ay parting sa atin. Dahil dito'y nalalaman natin tayo na sa Kanya. Kung nagiging sakdan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kailangan nagiging sakdan kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ano pang katangian na ikaw ay mapapatunayan nyo na ikaw ay sa Diyos? So ang pamagat kasi ng aking preaching, who is of God? Kayo ba sa Diyos? Pakinggan ninyo mabuti ito sinasabi noong mga tao nasa Diyos o mga anak ng Diyos. Susunod na katangian na tayo ay masabi sa Diyos. Walking even as He walked. By walking godly as Christ walked. Yung tayo lumalakad na katulad ng paglakad ng ating Panginoong Jesus. 1 John 2:6 ang nagsasabing siya'y nananaan sa Kanya.
ay nararapat din naman lumakad na gaya ng inilakad niya ng ating Panginoon. Kasi sabi natin tayo sa Panginoong Jesus eh. Namuri ng pamumuhay na ipinamuhay ng ating Panginoong Jesus at tagapagligtas. Ito lamang ang nararapat ay pamuhay natin. Nakara ng buhay na kanyang nilakad dito sa mundo. Bilang isang ganap at kumpletong halimbawa ng buhay nang siya ay magkatawan ng tao. Yung nasabi, to be like Christ, yun ang ating yung goal na pagiging mananampalataya natin. Paano siya ng buhay? Ganon tayo ng buhay. At si Kristo rin ay napasakop sa salita ng Diyos. Naging mabuting halimbawa upang walang sinuman sa atin na maaaring makakita na kapintasan na inilakad ng ating Panginoong Jesus. Pero perfectly, siya'y lumakad na walang kapintasan. Ngayon kapintasan, ngayon po ba magpapin? Ito pa, katabihan na kayo sa Diyos. Are you listening? Love of brethren. Ang pag-ibig sa kapatid. 1 John 4, 7 and 8. Mga minamahal, mga kibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig, ipinamanak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos ang umiibig sa kanyang kapatid. Ang tanong, ito madalas kong tinatanong sa inyo, pero in seriousness na pagtatanong, talaga ba iniibig nyo ang inyong kapatid? Ito ang sa inyong puso. Talaga ba? Kung ibang dun sa loob ng iglesia, merong igita. Bakit sa loob ng iglesia, merong awayan. Bakit sa loob ng iglesia, di kagata. Bakit sa loob ng iglesia, nangyayaring kampi-kampi, pagkakabahan pa niya. Yung ba pag-ibig? Gawa ng Diablo yun eh. Ang hindi yung ibig sa kapatid, anak ng Diablo. Sapagkat ang mga anak ng Diyos lamang, ang niibig sa kanyang kapatid. Ibig po ba? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sasabihin nyo, may pag-ibig kayo, pero bubuhin kayo sa inyong kapatid. Kalokohan yan. Kasinungalingan yan. Yan ay hindi nakakakilala sa Diyos. E may pupuntahin doon. Pagkatapos papakasakampan tayo sa mga taong hindi umiibig sa Diyos, magpapaalipin tayo dyan. Yan ay sa Diablo! Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napopot sa kanyang kapatid, nasa kadiliman pa. Hanggang ngayon, o yun ang sabi ng Bible, ginagagalit sa kanyang kapatid, napopot sa kanyang kapatid, nasa kadiliman pa yan. Sasabihin natin ngayon, hindi ba natin ating kapatid? Kung ikaw ay naiingit sa kapatid, kung ikaw ay nayayabangan sa kapatid, kung ikaw ay natakapintasan, nakikita mo sa iyong kapatid, yan ay kawalan ng pag-ibig. O sasabihin, isa din ganun eh. O yan din ang pawat ng gawa, ano lang kayo. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag. At siya na umiibig sa kapatid ay walang kadahilanan ng ikatitison. Sapagkat kung ikaw ang pag-ibig sa kapatid mo, hindi ka na natitison. Amen po ba? At ikaw naman, umiibig sa kapatid, dapat hindi ka na kinatitisuran. So kapwa mag-a-adjust yan. Para yung
pag-ibig ay talagang maging makatotohanan sa bawat isa sa atin na naririto. Araw tayo ng araw, pakinig yung pakinig, hindi talaga nakikinig. Pagdating sa kapintasan ng kapatid, nakaaway mo, uy, buti nga sa kanya. Pero pagdating tumatama sa iyo, di akin na din yun eh. Ano po ang sa kanyang kapatid? Nasa kadiliman. Ang dali nyo, ito isa sa katangian. Kayo ngay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya ito ang nagdidiin sa atin. Kung siya ay nasa kadiliman, madalas siya matitisod. Hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon. Sapagkat ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tenga, ay binulad ng kadiliman. At mabuti ginagawa ng kapatid, di pangit pa rin eh. Bakit? Ganit siya rin eh. Kahit anong buti, pakita ng kapatid. Ang tanong, yung mga kapatid mo, walang nagawang mabuti sa atin. Tayong lahat, nagawa ng mabuti ng ating mga kapatid. At kayo rin, gumawa ng mabuti sa inyong kapatid. Pagkatapos, pipigtasan natin. Pagkatapos, aawayin natin. Kaya sabi ni Santiago, eh ni Pablo, kung kayo-kayo rin ang magkakagatan at magsasakmalan sa isa't isa, mauubos kayo lahat dito sa iglesia nito. Ang matira, matibay. Amen po ba? Ang matira, sila ang mga anak ng Diyos. Ipatutupad ang salita ng Diyos by hook or by crook. Ibig sabihin, kung ano sinabi ng Diyos, iyan ang susundin natin. Ang hindi tumagod dyan, ang hindi susunod dyan, ang hindi makipagkaisa dyan, nasa kanya sarili na yan. Pero ang iglesia ito, kalimbang, hindi ito nagtataboy. Pero pumuputon, nakitiwalag, ha? Nang hindi mga tao, hindi ka nais-nais. Lalo na mga ugali, hindi ka magdapat na makita sa loob ng katawan ni Kristo. Saka tigilan natin yung kahit mali kinakampihan natin. Tingnan natin ang batayan ng salita ng Diyos. Tingnan natin dito sa atin. Napakarami ko ano-ano mga problema sumiranin dito. Sa dami niyan, nakakaya namin na masorbiyan. Bakit? Kasi may batayan kami. Hindi yung sariling karunungan. Dahil sa Diyos lang galing yan. Hindi yung sariling kaalaman, kapangyarihan. O dahil sa aking pinuno, kaya ko nang gano'n gusto ko. Hindi pwede yan. May batayan kami, mga kapatid, ang nag-iisang makapangyarihang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya bawat decision making na ginagawa namin, bawat salita na aming ipinatutupad dito, kami muna ang pinupukpok ng Diyos na sundin yan. Kaya huwag kayong magkamali na sino man sa inyo magsasalita sa amin. Humi pa po, di kinakapyan. Pero yung ganyan, tigilanin niyo yan. Sapagkat kung kami may kinakapyan, kung kami may binibigyan ng pabor, kung kami pinapaborito nyo, ilalista ako ng Diyos dito. Amen po ba? Simula ng 1990, nandun na ako. Dito sa pulpitong ito, naging iba't ibang lugar na kami. Pero sa mga decision making na ginagawa namin dito, alam ko, kasama ko ang Diyos. At sino mo ang hindi susunod dito? Hindi niyo tinanggap ang inyong pinuno. Hindi niyo tinanggap si Jesus. Ni hindi niyo tinanggap ang nagsugo sa ating Panginoong Jesus. Ang dami yan. Kaya pananagutan natin ang lahat ng mga bagay na nasabi natin na wala kabuluhan. Bakit yan mapapahamak sa inyo? Sana matutuhan natin pagsisiyahan ang lahat ng mga bagay na salita natin laban sa Diyos, laban sa kanyang mga salita. Laban sa mga tagpagturo, laban sa apostol na kanyang hiniran. Ang kumakampi sa mali, lalo na sila na sa labas ng iglesia, sila hindi naman tunay ng mga kapatid, ay hindi maaaring pagpalain ng Diyos. Sapagkat dinadala nila ang mga nakasumpang nakadagang sa mga tao hindi nakasusunod sa Diyos at sa kanyang mga salita.
ang sumasa kanila. Sila na nasa labas na ng iglesia, na pinutol, at lahat ng inalis, na adamong hindi karapat dapat, na adamong binunot ng Diyos. Walang sino man sa nasasakupan ng Diyos ang hindi maaaring hindi susunod sa kanyang mga ipinagbubutos. Sabi niya ng salita ng Diyos, sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin, dapat nagsipanatili sila sa atin. Ngunit nagsilabas upang mahayag na sila ay hindi sa atin. Kaya tayo mga kapatid, pag wala na sa loob ng iglesia, ang itindi natin, yung tayo nasa loob ng iglesia. Sabi ng mga ng karagdagan sinabi ng apostol na si Pablo sa sulat niya sa Epeso, amin niyang iniuutos sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi sumasang-ayon sa aral na tinanggap nila sa atin. Nahimpit at pinagbabawal mga kapatid, lalo na sa mga kata sa loob ka ng iglesia. Kapag lumalakad kang walang kaayusan, diretsa yan natin, eh brad, balik ka. So wag yung pakisamahan niyan, even po ba? Tayo mismo sa ating sarili, nakita natin na mali ang kanyang ginagawa. Kayo sa Diyos at mga anak ng Diyos sa pamagitan ng katagumpayan sa mundo at kay Satanas. Napagtagumpayan niyo ang mundo, hindi kayo nagiging makasanglibutan, kundi kayo inilipat upang maging maka-Diyos. At yan ang tungkulin natin lahat. Ang panindigan ng pangatawanan na tayo nga ay mga anak ng Diyos. 1 John 3:7-10. Lumunti ko mga anak, talaga puro my little flocks yan. Huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya diyan na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan sa diablo, sapagkat buhat pa ng simula, ay nagkasala na diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang mga anak ng Diyos. Ayun yan, ano po ba? Ba't kayo inihayag? Ba't kayo pinakita? Ba't kayo pinipresenta? Excuse me. Bilang mga anak ng Diyos, bakit? Upang wasakin ang mga gawa ng diablo at hindi upang makiayon sa gawain ng diablo. Amen po ba? Wasakin! Yun ang ating tungkulin. Wasakin ang lahat ng ginagawa ng diablo. Ang sino mga ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat ang kanyang binig, which is the word of God, walang iba kundi ang salita ng Diyos, ay nananahan sa kanya. Ang tanong, pwede ba tayo hindi magkasala maghapon? Pwede ba? Sagot kayo! Amen. Pwede tayo hindi magkasala dalawang araw? Pwede. Pwede tayo hindi magkasala sa loob ng tatlong araw? Pwede. How much more pwede tayo hindi magkasala sa loob ng isang linggo? Pwede, hindi. Pwede. Bakit? As far as long as yung binhit, yung the word of God, ay nasa inyo, imposible na kayo magkasala. Amen po ba? Ikay araw-araw, imposible hindi magkasala. Araw-araw, magkakasala. Bakit? Yung pinananakaw ni Satanas. Kaya wala na sila paninindigan. Wala na pinaniniwalaan. Wala na pinananampalatayan. Bakit? Ipinananakaw ni
Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat iyong binhi ay sumasakla na. So may kondisyon. So panatilihin nyo ng binidayo niya pagkat mong pagraan niya ang pagkatinarapture. Sigurado mga kapatid, hindi na kayo mag-aalinlangan na pagdating na ating Panginoong Jesus, mayayin mo pa kayo. Datapot ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Nag-iingat sa kanyang sarili. Personally, mga kapatid, kanya-kanya tayong pag-iingat. Ha? Hindi ko po pwedeng ingatan ang inyong kaligtasan. Alam mo ba? Mahirapan ang ulong. Hindi ko kakayanan, tsaka walang kakayanan na ingatan ang inyong kaligtasan. Pero, meron tayong tungkulin ng inyong kaligtasan, pangalagaan sa pamagitan ng patuloy ng pagbibigay ng mga salita ng buhay, ng mga hinirang ng Diyos, apostol, propeta, evangelista, pastor, at mga guro. Yan lang ang tungkulin. Ito ang salita. Bahala na kayo. Ganyan yan. Kanya-kanya tayo pag-iingat. Huwag niyong iyasa na, Mr. Pastor, mahiingat ang kaligtasan ko. Hoy, hindi ko tungkulin yan. Tungkulin niyo yan. Kung wala yung problema niyo yan. We do not practice sin anymore. At huwag pahintulutan ng sin man ang kalikay ng mga sarili na mahulog pa sa pagkakasala. At ligtas ang manguri ng kasama at paghimagsik. Hanggat maaari araw-araw. Lalo na ngayon, napakalapit na ang araw ng ating Panginoon. Nag-iingat sa kanyang sarili. So, siyempre, pag-iingatan natin ating sarili na makorap, laban sa korupsyon na sanlibutan ito, so, you are on the right track na kapatid. Hindi tayo pa, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kasi nakita ng Panginoon, iniingatan natin yan. So pag nakita ng Diyos na iniingatan natin yan, iniingatan pa rin yan. At siya rin wala rin kaduda-duda na gagawin Diyos sa atin. Isa pa pala tandaan na kayo nga ay sa Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit anointing, yung pagpapahid. Na sa bawat araw na dumaraan, taglay nyo ang pahid o yung spirit anointing, mga kapatid. Naku, ito araw-araw na makikita sa atin ng Diyos. Araw-araw, ligtas ka, amen po ba? O sabi natin ako, ligtas, anytime, any moment, dumating ang ating Panginoon, yung talaga kitang-kita ko na ako'y makakasama sa kanyang pagbabalik. 1 John 2, 20 and 27. At kayo'y may pahid ng banal. You have the anointing of the Holy. At nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. At maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Na sino man sa sanlibutan ito ay walang maaaring makaunawa. Kaya yung anointing palagi nasa kanyang iglesia. At dito na nagbibigay ang Diyos ng mga fresh, mga sariwang mga kapahayagan. Kaya kayo, kapag tayo mayroon Bible study na sinasagawa, Saturdays and Sundays, magtiyaga kayo. Bakit? Sapagkat tuwing araw na yan na tayo nag-aaral, nililinis ng Diyos ang buo nating katauhan, spirit, soul, and body. Upang tayo lalo maging malakas, matibay sa pananampalataya at palaging nakalagay, naka-preserve tayo sa anumang araw at oras ng pagparito ng ating Panginoong Jesus. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap, yung anointing na inyong tinanggap, ay nananahan sa inyo. At hindi nyo kailangang kayo'y turuan ng sino man. Bakit? E dakila nyo tagapagturo natin. Ang Holy Spirit ang the greatest, ang pinakadakila. Tagapagturo na isinugo ng Diyos o pagturuan tayo. Kaya hindi pa pwede turuan ni Luman. Ha? So kailan tayo tinuturuan ng Holy Spirit sa katauhan ng kanyang mga lingkod na hinirang. Kaya tayo maging matyaga
Sana po ba niyong mga kapatid, simula na maborn again kami, ang mga Bible studies na aming inaatenan, ha? Pasi, Magdalo yung Baras, Kanlala yung lugar niyan, na mamamasahe ka, ha? Wala pang yung motor, ano ba bagay ng transportasyon noon, Mandaluyong, ha? Ang nalayo niyan, niminsan, hindi kami naka-absent dyan. Ni hindi kami na-late. Amen po ba? Kaya pala sinasabi, hindi upang pagbagaling sa inyo. Sasabi sa inyo, sapagkat sa pamagitan ng pagnanasa na maturuan kami, ito ngayon ang karunungang bigay ng Diyos sa aming mag-asawa. Ha? Kaya naman, binibigyan naman namin sa inyo, libre. Tinanggap namin ng libre. Amen po ba? Hindi na kayo kinakailangan pumunta ng Baras. O, doon tayo magbabagustante sa Pasig. Doon tayo magbabagustante sa Mandaluyong. Hindi na, dito na sa Taintan. Hindi na kayo mahihirapan. Kundi magtsatsaganan tayo na makinig. Sapagat sa pamagitan ng pakikinig, lumalakas sa inyong espiritu. Doon ngayon nagkakaroon tayo ng spiritual life. Kaya pangatawanan natin, pasalamat tayo na meron tinataguyod na pangangaral at pagtuturo. Sapagkat ang karunungan at kaalaman ng Diyos, hindi natin pwede kunin lahat. Pero ibinabahagi ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa kanyang iglesia. Upang wala isa man dito, mapahamak. Upang wala isa man dito, masumpungang mangmang at walang nalalaman. Pagkat mismo sinabi na ating Panginoon, 9 people perish for lack of knowledge. Kaya kung gusto nyo magtagumpay, kung gusto natin na maging karapat-dapat sa kanin ng langit, hangarin, nasain, ang pagkakaroon ng wisdom and knowledge. Sapagkat dyan lang tayo ay magiging karapat-dapat sa paningin, sa harapan ng Diyos. Kung ito mga kapatid ay ating patuloy na ipinamumuhay na lahat. Isa mga katangian na kayo'y sa Diyos, yung ba nagnanasa na mapakinggan ang katotohanan? Ang katotohanan ay papalaya sa tao. Ngayon, sa katotohanan, marami ng mga bagay ng mga samang ugali, karakter tayo, nakalaya na tayo. Amen po ba, mga kapatid? Simula ba nung kayo mapunta rito, may nabago ko. Inya, kung lumala, hindi mo yata maganda. Ha? Sabi niya, knowing the truth that sets free. 1 John 2:21. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi nyo nalalaman ang katotohanan. Kundi dahil sa inyong nalalaman. Dahil sa ito'y inyong nalalaman. Sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig. Kaya pag-iwanin ay mga bagay na ating narinig. At inyong makikilala ang katotohanan, John 8:32. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaya upang makahiwalay sa lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya, 1 Peter 2, 1 and 2. Upang makalaya sa lahat ng kasamaan, pagpapaimbabaw at mga kapanaghilian at maging ng lahat ng panlalae gaya ng mga sanggol na bagong panganap ay nasaan ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Upang sa pamagitan nito ay magsinabi kayo sa inyong kaligtasan. Maliwanag na ang pagkaalam sa katotohanan ay lubos na kailangan natin, kung kaya naka-schedule sa pamayanan ito na meron tayong Bible study. May mga araw tayong ginagawa ni-schedule upang puntahan natin at tayo
ay para matuto. Ang paggawa ng katwiran ay isang palatandaan na kayo ay sa Diyos. 1 John 2:29. Kung nalalaman ninyo, siya'y matuwid. Matuwid ba ang Diyos? Nalalaman ninyo na bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Mahalaga mga kapatid, dumamitan natin ang paglakad sa katwiran. Sapagkat doon tayo, hindi pa kinukuha ng ating Panginoon. Tayo lang ay lumalakad sa kawalang katwiran. At sapagkat tayo lahat ay pinawalang sana na, na justified na, nasa atin ang karapatan, pananagutan, tukulin na lumakad sa katwiran. Kaya tayo ay palagi nagbabagulis tayo. Para anumang bagay na dumating sa ating problema, sulatin. Alam natin kung paano masusolusyonan. Kaya napakahirap kapag isang tao walang alam sa mga banal na kasulatan. Walang nalalaman tungkol sa Bible. Pagkakaroon ng problema, kung kanino ka nalalapit kayo? Kung kanino na magtatanong, meron isang ganap, perfect, at dalisay na sagot dyan. Ano? Ang salita ng Diyos. Sapagkat kung tayo naturoan ng wasto, na ipamuhay natin mga salita na tinuro sa atin, hindi ka mga problema. At kung ikaw mga problema, meron na nakatagdang solusyon sa problema mo at mga problema ang dating sa iyo. Alam po ba, mga kapatid? Hindi. Ay natin mag-aral, nagka problema. Kaya sabi niya, taong mangmang na tayo na kanyang ba sa ibabaw ng buhang ina. Konting daloy ng problema, guhula. Nakatay ba yung mga bahay-bahayas na binabuhang ina? Pasinan po, ano, wala na yan. So, ganyan ang mga tao mangmang. Ganyan ang mga tao walang nalalaman. Ganyan ang mga tao ayaw magsipag-aral. Nananatili silang sa wala ng kaalaman. Konting sampok ng problema, wala na, hapay na, bagsak na. Tsaka ngayon, hindi na tulong sa Diyos. Ito, di mano nung una pa, itinan niya. Nag-aral, natuto, naging matibay ka sa pananampalataya, eh kayang-kaya mo lusutan lahat yan. Bakit? Katulong mo ang Diyos eh. Katulong mo ang salita ng Diyos eh. Hindi ka niya niiwan, hindi ka niya pababaya. Bakit? Yung dinig nasa iyo. Sa makatangian, ang pamumuhay ang naglilinis o purifying ourselves. 1 John 3:23. Mga minamahal, ngayon ang mga anak na tayo ng Diyos. Anak po ba? Anak po mo tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita gaya ng kanyang sarili. At sino mang meron ang pag-asa dito? Anong pag-asa? Ha? Ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. So isa lang ang ating pinaniniwalaan lahat. Na bagamat hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, pagdating ng panahon yun, pero alam natin, tayo magiging katulad ng ating Panginoong Yesus. Ewan po ba, nakasulat tayo. Pero ngayon, di pa natin nakikita yun eh. Para isang malabong larawan, pero tayo may pananampalataya. Na alam natin, pagdating ng araw na yun, ay magiging katulad tayo ng ating Panginoong Yesus. Nananampalataya tayong lahat na sa pagdating ng araw na iyon, ang ating pisikal na katawan ay magiging katulad sa katawang niluwalhati ng ating Panginoong Jesus. Every person will have his own body, color, feature, characteristics as on earth. So hindi mo babago yun. Kung ano kulay mo rito pag-rapture, yung pagkakulay mo, di ka napuputi. At yung mga paputi, hindi na iitim. Ano yung tsura natin? Gano'n yan! Magkakit mangarap na kayo mamumukha artista pa. Pero perfect body and shape. Ganun po ba?
pasalamat nyo, yan yung mga matay nyo. Amen po ba? Pasalamat kayo, yan ang mga inom nyo. Bakit? Sapagkat hindi ang inom nyo, hindi kayo makikilala sa ganyang kanino. Kaya ito, sabi Lord, ano ginagawa? Pupunta sa mga, ano, may ilong, hindi man na, pero pupunta sa mga, ano yan, specialist na yan. Yung mga ilong na ano, pinapatangos. Naku, may nakita ka din yan. Kaayos ng ilong. Kalaunan, nawala ng butas yung ilong. Ang pangit. Ngayon, ano ba yan? Wala na magawa. Kung ano ginawa ng Diyos, pagpasalamat niya. Lord, salamat sa ilong na to. No? Bakit? Pagdating ng Diyos, wala na kapintasan niyan. Perfect yan eh. Yan, kaya nga, binigyan ng Diyos yan. Yan, ma-perfect nose. At sabihin, sarap yan, makakos yan, plakda yan. Perfect yan sa mata ng Diyos. Ganun po ba? Ang tala ka mapamintas eh. Kaya mga namimintas, lalo karami ka pintasan nun. Pero ano yun eh? Bakit hindi mo wala sa tao? Pag sinabi, perfect. Yan eh, kalooban ng Diyos sa akin na natin. Oh, hindi na yan, ito lang, hype ko yan. Pero mag-expect ako, magiging katotki brother man yun. No way, walang pa. Hindi pwede yan. Sa mga matatangka dyan, pasalamat kayo sa hype ko. Mga hype din yun na fight hanggang tayo, pasalamat tayo. Yan, mga hype din yun, kung bumaba ng fight, maging for something. Wala naman tri-save. Kaya yun ba, nangangarap, yun ba yung mga maling explanation, interpretasyon? Pag sinabing perfect ka, uy, magiging katulad na ating Panginoong Jesus. Pag sinabing magiging katulad, yung pagiging maluwalhatin katawan. Pero yung mukha na ating Panginoong Jesus, hindi pwede maging mukha mo. Ha? Hindi pwede. Yung katangkaran ng ating Panginoong Jesus, magiging guwapo, perfect in shape. Hindi pwede maging atin yan. Siya lang yun eh. Yan ang puro. Sapagkat siya lang yung pinanganak na perfect. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Jesus hindi ipinaglihit sa kasamaan at kasalanan. Kundi siya ipinaglihit sa pamagitan ng Diyos. Kaya po ba? Kaya tayo, ano ba ang itsura natin? E pagpasalamat natin. Bakit? Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Maraming bang gabi ng Diyos niya, kundi panatili tayong lahat ay naka-preserve. Kaya sa pamagitan dakilang pag-asang ito, alin, rapture. Ito yun na bibigay sa atin ang katibayan at lakas ng loob at kapangyarihan sa tulong ng Espiritu upang pangalagaan natin lahat ang nagsisipaghintay na mga nagsisipaghintay ang pagiging ganap sa paningin ng Diyos. Araw-araw, yun ang ating gagawin. Maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang isa pang magandang kaloob sa akin ng Diyos, libre na kayo sa condemnation. E nagtubo. Romans 8:1, mga anak ng Diyos ay hindi na hihahatulan. Bakit siya na lumalakad sa Espiritu at hindi sa laban. Wala na condemnation. Wala na ano bagay na hatol na darating sa atin. Pagkat itinaglay natin ang mga langit na buhay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. Kailan nyo, at ano ma, hingin natin, yun ang kasarapan, wala na kasi condemnation. Bakit? Wala ka sa katulad eh. Lagi mo anong gusto mo? Hindi naman sa Diyos. Dapat natin na kasyato na kabataan eh. Hilingin nyo, ang mga bagay na gusto nyo. Bakit? Wala na kayo sa kahatulan eh. Kundi kayo nasa ilalim ng pagpapala. Ito ay sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos. At ginagawa natin ang mga bagay na kalugudurod sa kanyang paningin. Please lang, lahat ng mga bagay na nakalulugod lamang sa kanyang paningin. Ito ang nais ng Diyos na makita sa bawat isa natin. Kapag isang tunay na born again ay ligtas na sa hatol ng kamatayan,
Katulad at sinabi ko sa inyo, hiligin na ninyo ang gusto nyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ay walang kaduda-duda, walang pag-alilang matatanggap natin lahat pagka mula sa hato ng kamatayan at kapahamakan ay inilipat na tayo sa buhay at magkaroon ng kasaganaan ng buhay na ito. Kasaganaan, mga kapatid. Ingay ang butang na hindi natin susundin ang kanyang mga pinag-utos. Nahihirapan tayo. Sa papalatandaan na kayo sa Diyos, yung indwelling of the Holy Spirit, ang pananahan ng Espiritu Santo. Alam ba ninyo na kayo'y templo ng Diyos? At sino man magwasak ng templo ito, wawasakin ang Diyos. Ito ang palatandaan na tayo ngayon sa Diyos, sa nananahang Espiritu na sumas atin araw-araw. At huwag ninyo bigatiin ang Espiritu Santo na sa kanya kayo tinatakan hanggang sa araw ng katubusan. Ito ang basaklap eh. Kung kailan dating na, tsaka humuwan sa Espiritu Santo. Tapos na tayo. Kahit ino pakaingal ka dating na ang Espiritu Santo huwag umalis sa atin. To be saved, one must keep His commandments. Not merely start keeping them, but continue in keeping them. If the condition is to keep them, then upon this very basis alone, God will bless and save man of His. No man professing a Christian experience who hates his brother, sino man ang nagpo-profess na kukunwari na isang Kristiyano na nararanasan niya ang pagiging isang tunay na mananampalataya, gayon pa may nagagalit, namumuhi sa kanyang kapatid, ay wala siyang nalalabang anuman na mula sa Diyos. Hindi siya tatawagin mananampalataya. Hindi siya tatawagin Kristiyano. Bakit? Sapagkat galit siya sa kanyang kapatid. Namumuhi sa kanyang kapatid. A Christian who truly loves his brother has proof of his Christian experience. And if he continue to love, he will not stumble over his brethren. Kung sa tunay naman ang palataya ay nagmamalasa kanyang kapatid. Tunay nga na mayroong pruweba na nararanasan mo isang tunay na Kristiyanong paglakad. At kung kayo magpapatuloy sa pag-ibig sa iyong kapatid, hindi ka na matitisod, ay magpupang ang kapatid. Kaya masabi ko sa inyo, love one another. Sabi sa kanyang inyong kapatid, I love you with the love of the Lord. Sa katabi niyo. Pag hindi nagsalita, katabi niyo, hindi kayo mahingan. Oo, oh, sa totoo lang. Kaya sasabihin, kunwari, I love you, galang. Para yung mga, ano yun, sa iba nila yun. Ha? Bible nila. Fish baby, fish baby, fish baby. Diba, hindi na mamala, nakalang kasi nasabi, fish baby. Fish baby. Ako nung fish, sasabi. Kaya pagdating sa labas, ako awan. Pero hindi, masabi ko sa inyo, ang kapayapaan ay sumayin tayo. Sa tulog gabay ng Espiritu Santo, mga kapatid. So dadaan ko tayo sa pag-ibahagi natin sa katawan at dugo. At ang sino ba nakikibahagi sa katawan at dugo ng Kristo ay nakakatsyak na mahanda ang Diyos at nagmamansya sa kanyang kapatid. Alam po ba? Yeah.